Called by Johnny. Magandang araw sa inyo mga ka-JPTech. Magchichiki na naman tayong pre-share. Ito medyo mataas ng konti ang temperature niya. Parang wala nang bumubuga dito sa taas, mahinang lamig. Pagka ganito, baka nag-yelo ang evaporator niya. So, maandarang pan niya ang maririnig niyo. Baka yung evaporator dyan sa loob, bubuksan natin to lahat hanggang doon. Ibig sabihin yan, baka sigurado yan ang evaporator niyan, puno ng yelo. So, tara, chikin natin. Kailangan natin to buksan, tanggalin lahat yan, laman na yan. Tayo ngayon guys sa outdoor unit. So ang gawin muna natin, defrost muna natin siya. Pitin natin yung timer. Tama natin dun sa mga nakababang mga pin. Ayan, nagpa-pump down na yan. Sabi, nagsasara na yung solenoid niya. So try natin pa-pump down yan. Tama yan doon sa temperature ng low pressure, ha, bumababa yan. Plus 5 PSI, magka-cut-off na yan. Low pressure switch. Pipinap down natin. So ayan. Patay na siya. So ayan, ngayon titingnan natin ang heater natin kung gumagana kasi parang kapal ng yelo sigurado niya sa evaporator, baka hindi siya nag-defrost. O tingnan natin. Lagyan natin ng clamp ang heating element natin. Tingnan natin kung ilang amperahe. So 12.6, 12.5, 12.2. So gumagana ang heater natin, pero tingnan natin sa loob, baka may isang heater o dalawang heater ang hindi nagana. So i-double check lang natin ang mga connection dun sa loob. Yeah, so ngayon is naka-heater siya. So ang defrost time niya is 45 minutes. Yeah. So ayan, punta tayo dun sa evaporator sa loob. Buksan natin yung loob doon. Kasi dapat doon sa taas honeycomb, may bumubuga dapat doon. Pagka ganyan, wala ang bumubuga, ibig sabihin nagka-clog na ng ice ang evaporator natin. So tara, pasyalan natin doon. So sa ngayon, i-off muna natin itong breaker para safety tayo doon sa loob. Yung breaker ng fan. Kaya iwanan natin yung ilaw doon para maliwanag, makapag-check tayo doon sa loob. Tara po siya tayo sa loob. Sa loob. Ayan. Ayan natin yung laman sa loob. Ay, naputol ang heater. Putol na naman heater, bro. May naputol na heater. Kaya ayaw mahina ang minit. Ito yun. Yung isang heater na yun. Naputol. So ayan, kailang buksan natin to. Makita natin. Ayan, sigurado yun. Nag-yelo ang evaporator niya. Makapal ang yelo. So ayan. Tanggalin natin yan. Laman. Evaporator niya na. Bawa kayong heater. Ayun, naputol. Ayun. Nakapatay yan? Hindi, naka-on yan. Dahil tinitingnan ko kung ano saan ang lalagyan ko saan ng clamp. So ayan mga ka-JPTech, gawin natin, off natin ang main breaker natin.
Kaya kanina, inon natin para makita lang natin kung gumagana ang heater natin. So, may isang linya ng heater na naputol doon, na hindi gumagana. So, yung ibang heater niya nagana, may ibang heater na hindi. So, kaya nag-build up siya ng yellow sa evaporator. So, ngayon, i-off natin ang main breaker para safety tayo doon. Buksan natin para ma-repair natin yung naputol na heater doon. Ayan guys, punta tayo dun sa load. So ayan guys, nasunog ang heater natin. Isang heater na putol. So ayan ang titignan natin kung kaya pang ma-repair. Ito yung wire nya. So try natin. Ngayon kailangan lusawin muna natin ang mga yelo dito sa evaporator. Ayan, para mabilis malusaw, tirahin natin ang hose para malusyan natin. Lusawin natin ang yelo. Yelo ng evaporator natin kaya hindi makalusot ang hangin pataas. Kailangan to kasi pag nag-heater lusaw to lahat ng yelo na to. So yan ang cost nya. Ito yung mga heater natin sa taas saka sa lalim. So naputol dito yung isa, series kasi yan eh, kaya walang power yung isang linyang ano, heater. So yan, nag-yelo yan hanggang dun sa pinakadulo. So isa-isahin natin kalasin yan. So ayan, tunawin muna natin itong yelo dito. Tunawin natin siya na. Simula pa lang ang yelo niya. Nagapa na natin. Ayan guys. Ayan, itawin lahat ng yelo. Nalakitan ka doon, tulubot. Para malinisan ito, ito naman ang ulay lahat. Ayan guys. So itong connection ng heater na putol. So ayan. Ayan ang re-repairin natin. Putol ang linya. Guys, buti nagapa natin na matitigas pang laman, hindi ba siya umabot sa pagkalambot. So magre-referin natin yung heater na naputol. Thank you.
yelo. Malinis na ang evaporator natin. So yan, ayan ang re-repairin na natin yung putol na yan. So doon naman tayo sa kabila. Linisin ang evaporator. Tigas pa naman lahat ng karne natin. Buti na agapan natin. Tigas yun. Kaya ice cream natin, tigas na. Tigas pa yung ice cream natin. Ayan. Nandito yung ilinisin natin ng evaporator. Nandito, tanggalin natin yung lahat. Mabuksan lahat. So ito ngayon yung dilaw, tsaka yung dilaw, pagduduktungin natin to. Itong naputol na to. So ayan. Buksan natin. Isa. Tayo na itong wire connector. Magbasa sa loob. Ito na lang itong isa. Pwede na rin. Putol itong isa. Ito yung connection papuntang itim. Ano lang natin parang kaysa magpalit tayo ng buong ito, crimp natin ito, tapos ito kukonnection dito, kaduktong silang dalawa. Ayan guys, gamit tayo nitong connector na to para i-connect natin dito sa loob. Pagduduktongin natin yan, saka yun dito. Itong gagamitin yung sulit natin dito sa heater niya. Yan, iipit natin. Kasi ito, duduktong doon. Yan, kukonnect natin, kikrimp natin yan. Para magduktong ang heater tsaka yung wire. Tapos, lalagyan natin ng itong shrinker. Yan, gagamitin tayo ito. Simulan na natin. Connect. Ayan guys, gamit din tayo ng insulator.
para sa pag-connect doon. Pagkalagay natin ito, insulate din natin ito. Insulator. Kaya yan guys, simulan na natin pag-connect. Ito lang heater namin. Ah, oh, dali ba yan? Oo, oh, mga 2 days. So, ito, lagay muna natin na insulator natin. Print natin ito. Ayan, i-print natin. Good. Then, lagay natin ito ngayon. Natin. So, ito. Tagdagan natin ng insulator. Para hindi dito tayo magdikit. Tagdagan natin ng tape. Safety lang natin mga heater, huwag didikit sa mga tubo natin yan. Tingnan natin crown wire. Ayan. Ayan guys, okay na yan. Babalik na natin yung mga cover naman sa loob. Ayan guys, okay na yan. Balik na natin yung mga isin na natin yung tumi dito para may balik na sa loob guys, assemble na natin. Ayan guys, balik na yung mga cover para ma-fander na natin.
natin. Kapan natin. Tara dun tayo sa likod. Ayan mga ka-JP Tech, paanda rin na natin yung unit para lumamig na dun sa loob. So gawin natin, on natin ang breaker, main breaker natin. So ayan. So ngayon, i-on natin yung pan. Umandar na yung pan dun. Tapos ngayon, naka-defrost kasi kanina. Dahil pinihit natin. So ngayon, ikutin natin ang defrost timer para tumakbo na siya ng normal. So yung pumitik na solenoid natin, pasok na yung freon yan sa loob. Aandar na tong unit natin. Pag nag-on na yung low pressure switch, cut in. So ayan. So, hintay lang tayo guys ng ilang minuto, tatakbo yan. So yun guys, umandar na siya, pumitik na yung compressor natin. So ayan. Lot guys. So ayan, punta na tayo doon. I-secure na natin to. Itong cover. Lagay na natin. Tayo sa loob. Ayan. Tignan natin ang thumbnail yung. Tignan natin doon sa loob. Ayan guys, tara tayo sa loob. Ayan guys, delik na yung mga cover na natin. So ayan, mapipil nyo na ngayon na bumubuga dito sa taas. Ibig sabihin yung hangin lumulusot na. Kagaya kanina nung simula natin chicken is nagyiyelo doon, so yung hangin hindi makalusot, so hindi makasirculate ng magandang hangin natin, lamig. So ayan ngayon, so makikita nyo lahat ng honeycomb ngayon is bumubuga. Ayan, bumubuga yan dito sa taas para magcirculate ang hangin. So ang temperature natin ngayon is 55, so mababa yan kagad. Makaka-recorder yun. So ayan, bumuga na siya. Lahat ngayon ng linya ng honeycomb natin. So lahat yan, bumuga. Guys, maraming salamat sa pagpapanood. So sana pagbigay ako ng guide sa inyo paano pag-repair ng commercial freezer at pag-solve ng problema ng heating element. Isang problema niya is heating element is naputol. So yun. So na-repair na natin. So magiging maganda ng takbo niyan. Yung kasi ang cost ng pagiging makapal ng yelo sa loob ng evaporator kung ang heating element nyo is naputol ang wire o hindi na gumagana. So ayan, maraming salamat sa inyo guys sa pagpapanood. Please like and share and subscribe na po sa mga hindi pa mga nakasubscribe. So maraming pong salamat sa inyo. Have a good day.